Dear Dr. Love, gusto ko po munang bumati sa inyo ng congratulations sa inyo pong matagumpay na programa. Gabi-gabi po ay naririnig ko ang inyong mga payo at liham kasaysayan at talaga namang masasabi kong marami po ang nagtitiwala na ikonsulta ang kanilang suliranin at ibahagi ang kanilang mga ganap sa buhay. Isa po ako sa mga nais makahingi ng payo sa inyo kung inyo pong mapipili ang aking liham. Napakalaking tulong po nito para sa akin. Ako po si Rexon, 30 years old, taga Mandaluyong lang po. Kasama ko po ang aking pamilya sa bahay, ang nanay, tatay at mga kapatid. Masaya naman po kami. Mahirap man po ang buhay, nagagawa pa rin po naming makaraos araw-araw. Naitatawid ko po ang maintenance ng mga gamot ng aking mga magulang at napapanatili ko po na makapag-aral ang aking dalawang kapatid. Bukod po sa pang-araw-araw, kapag may sobra, nakakapagbigay pa po ako ng allowance sa aking nanay at tatay. At napakasaya ko na po nito na makita po silang talagang masaya at may paulit-ulit na pasasalamat na sinasambit sa akin. Napakasarap po sa pakiramdam, mapaligaya ang mga magulang. Kaya nga lang po, Dr. Love, nitong mga nagdaang buwan, nagtataka ako at napapadalas ang paghingi ng tatay ko ng extra allowance. Hanggang sa tinanong ko na po siya kung ano po ang nangyayari sa mga naunang ibinibigay ko. Dati-rati naman po ay nakakapagtabi pa siya. Nang sabi nilang po sa akin, meron daw po silang gustong bilhin ni nanay. Hindi po ako kumibo. Hanggang sa nitong nakaraang buwan, noong Marso, may lambing po siya sa aking hindi ko napagbigyan. Yun naman po ay gawa ng may kailangang pagkagastusan ang isa kong kapatid sa school, kaya naman medyo nag-ipit po ako. Hindi ko naman po nararamdaman na sumama ang loob ng tatay ko sa akin, pero naging balisa siya at hindi pala kibo. Ito na nga po, Dr. Love. Nitong nakaraang buwan, nagkagulatan na lamang po kami sa bahay. Kauuwi ko lamang po galing trabaho, pagod, ang mga kapatid ko na may gutom na nagkahintay sa akin para sabay-sabay kaming makapaghapunan. Tahimik po, Dr. Love, sa kalagitnaan ng pagsasalo-salo namin sa dinner, bigla pong may kumalabog ng malakas sa pintuan namin. May kumakatok po at nagsisisigaw na babae sa labas. Inutusan ko po ang kapatid ko na silipin at tanungin kung ano ang kailangan niya. Nilabas niya po at laking gulat ko sa mga narinig ko. Sa lakas po kasi ng bunganga ng babae, dinig namin sa loob ang sagot niya sa kapatid kong nagtanong sa kanya. Ang sabi po ng babae, ilabas daw po namin ang aming tatay na tumigil na sa pagsusustento sa kanya. Talaga namang nagpanting ang tenga ko, uminit ang katawan ko at nalilito na tiningnan ko po talaga agad ang nanay ko. Kung ano ang kanyang reaksyon, wala po siyang reaksyon, para bang nagtataka lamang. Nalimot kong bingin na nga pala ang aking nanay. Nagtatanong siya kung sino at bakit daw may nagagalit sa pinto. Pinapasok ko na lamang po siya sa kwarto at sinamahan po siya ng tatay. Hinarap ko ang babae, abay Dr. Love, halos kaedaran ko lamang po at napakatapang ng mukha at talaga namang walang modo. Pinagmumura po ang tatay ko. Pinalalabas ng bahay, paliwanag niya po na buntis siya ng aking ama at nanghihingi siya ng sustento.
Hindi ko po alam kung prank lang ang sinasabi ng babae, pero sa mukha niyang mukhang kamatis, sa galit, ay malamang hindi siya nagbibiro. Pero Dr. Love, ang tatay ko po ay 63 na po. Hindi po ako makapaniwala. Pinakita sa akin ng babae ang picture ng kanyang anak. Picture rin nila ng tatay. Mahinaon ko pong sinabi na bumalik bukas at ipagpabukas na ang pag-uusap. Iaharap ko niya sa kanya ang tatay ko. Habang sinusulat ko ito, hindi pa rin ako makapaniwala, Dr. Love. Ang bata ay mag-iisang taon pa lamang. Ibig sabihin, 62 o 61 binuo ni tatay ang bata. Sa edad niya pong yan, nagawa niya pang lokohin ang nanay ko. Lokohin ako. Ang pamilya namin. Sa pag-uusap namin kinabukasan, sinabi ng babae na hindi niya balak kunin ang tatay namin. Wala raw po siyang balak ang kinin ito. Titigil lamang daw po siya sa pag-iskandalo kung consistent ang pagbibigay namin ng panggastos para po sa anak niya. Ang tatay naman, panay ang sorry sa amin ni nanay. Hindi niya rin po naitanggi at naintindihan na rin ng nanay ang pangyayari dahil naroon po siya nang nagharap-harap na. Hindi ko po maintindihan, Dr. Love. Palagay ko natuto kong magalit sa akin tatay. Galit na galit dahil sa edad niya na yun, gumawa pa siya ng kahihiyan at nasikmura pa niyang sakta ng nanay ko. Tulungan niyo po akong mabigyan ng dahilan para mapatawad ang aking tatay. Gumagalang Rexon ng Mandaluyong. Nakalulungkot, Rexon, na sa edad ng tatay mo na mahigit 60 anyos, eh meron pang babaeng naghahabol ng sustento para doon sa kanyang di umano ay anak. Well, inamin ba ng tatay mo? Kasi kung base sa kwento mo, kaharapan tatay mo, pero hindi mo nasabi kung inamin niya, malamang ay nagkaroon sila ng relasyon nung babaeng yun na sinasabi mo na halos kasing edad mo lamang yung babae. Nalimutan kasi ng tatay mo na kapag ang isang lalaki o isang tao ay umaabot na dun sa autumn of our lives, sabi nga, lalo dyan sa edad na 60 pataas, kinakailangan ay mag-ingat na tayo. Marami sa panahon ngayon ang mga babae, hindi lahat ha, pero maraming mga babae sa panahon ngayon na naghahanap lamang ng damay. Merong mga babae, may mga tao na ayaw nang mahirapan at naghahanap na lamang ng masasandalan. Katulad nitong babaeng ito na obviously alam niya na may pamilya ang tatay mo at pinatulan pa rin niya. See? Sa edad ng tatay mo, mahirap naman isipin binata pa ito, di ba? Ang unang iisipin ng isang babae na matino, sa edad na ito na kulubot na at unti-unti nang nalalagas ang balahibo sa katawan, baka ito'y may asawa o may mga anak o may mga apo na. Now, ang tanong mo, sa edad na 60 hanggang 65 anyos, kaya pa ba ng tatay mo na makabuntis? Ang sagot, pwede pa. Until such time siguro na umabot na sa kanya yung erectile dysfunction na kahit paanong gawin niya, kahit magtumbling-tumbling siya, wala nang titigas sa kanya kundi yung mukha niya. See? Pero sa 60 hanggang 65 anyos, base sa aking experience, posible pa. Posible pa. Now, kailangan ba na makasiguro tayo?
kung siya ay humihingi ng sustento, mas maganda kung makasisiguro tayo na itong batang ito ay anak nga ng tatay mo. Hindi kita bibigyan ng sustento ng pinaghirapan kong pera dahil ang tatay ko'y umaasa na lang sa akin. Hindi kita bibigyan ng sustento kung hindi ko alam na biologically ito nga ang anak ng tatay ko. In other words, may karapatan ka na humingi ng patunay na itong batang ito ay biological child ng iyong ama. At yan ay maaaring posibleng ma-identify through DNA. Kasi maaaring any Tom, Dick, and Harry, sabi nga, miski sinong babae dyan sa punong hagdan, pupwedeng pumunta kanino mang bahay at magsabi na buntis ako ng tatay mo, na buntis ako ng anak mo, kailangan kong sustento para sa aking anak. Tinamaan ka ng kulog, bakit nagubad ka ng panty mo kaagad, hindi ka naman kasal, kambing ka, kung hindi ka naghahanap ng sakit ng ulo. Diba? So, hingan mo siya ng pruweba na anak siya ng tatay mo. Nasa kanya ngayon ang burden of proof. Kahit magdating kayo sa hukuman, nasa kanya ang burden of proof na yung batang kanyang dinadala ay sa tatay mo. Hindi ka po pwedeng maglabas ng pera para suportahan siya. Baka hindi anak ng tatay mo yan. Baka anak ng kapitbahay niya yan na pinapapasan lang sa tatay mo. See? Itong mga panahon na ito, Rexon, kailangan nating maging wise. Kasi maraming mga babae, hindi po lahat ho, maraming mga babae, base sa mga nakita ko, lalo na doon sa face-to-face sa programa natin, merong mga babaeng sagad ang paghihirap kasi batugan. At anong ginagawa? Naghuhubad ng panty para mabayaran siya pagkatapos. Ano yon? Prostitution na yun eh. Kailan lamang, 2 days ago, yung taping namin, may isang babae doon na pinatos yung kinakasama ng kapatid niyang babae. Pinatos niya, nagpabayad siya 500 pesos. Hello? Masyado na napakamura niyan. 500 pesos? Kasi kailangan daw niya ng pera. So pumayag siya, natuhugin siya nung kanyang bayaw na hilaw para lang sa 500 pesos. Anong rason? Kailangan niya ng pera. So, hindi lahat po ng babae ay ganyan. Meron lamang mga babae na talagang ayaw magbanat ng buto, ayaw magpakahirap ng konti para kumita. Bagkos, kung iisipin nga naman, aba, kung magtataas siya ng presyo, pwedeng magtaas ng presyo. Di ba? Pwede 1,000. Di ba? Taas presyo, parang gas. 1,000 pesos per session, wala pa siyang babayaran sa BIR. Maswerte kayo. Walang withholding tax. Ang tanging maibibigay lamang nila, magbigay ng kending white rabbit siguro. You know, pagkatapos nila. So, anong masasabi ko, Rexon? Rexon, hingan mo ng pruweba yung babae na yung batang yon ay anak ng tatay mo bago ka maglabas ng pera. Kasi, kung yung batang yan ay anak ng tatay mo, sa kagaguhan niya, meron kayong responsibilidad sa bata. At ang tatay mo, ay nako, hindi ko alam kung anong mukha ang iaharap sa'yo ng tatay mo. Obviously, napapahiya na siya. So ang masasabi ko sa'yo, wala naman tayo magagawa. Patawarin mo na ang tinamaan ng kulog na matanda at sabihin mo sa kanya, tatay, kung nagiinit ang katawan mo, maligo ka ng tubig na may yelo at lahat ng matitiga sa katawan mo lalambot. Kuneo ka, tatay. Kakainis minsan eh, no? Kung kailan tumanda at saka nagkaloko-loko ang buhay,
Kung hindi mo patatawarin ang tatay mo, eh kayo din naman ang magsasuffer. So, bigyan mo ng panibagong pagkakataon. Baka ito sa kahihiyan niya, eh magbago na ang kanyang isip. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.